dalawa, tatlo, apat. Titik na titik sa armor mo. Habang nilalagay ng kanyang ina sa alkansya, ang mga barya o pera na tinawag mo lang magkakapatid na gas, cup, alkansya para sa Diyos. Linggo-linggo, nagulo dito ang kanyang ina sa tuwing nakakatanggap siya ng sweldo galing sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga anak na ang pera kinuhulog niya ay ikasampung bahagi mula sa kita ng kanilang ama. Sa Biblia, ang tawag dito ay ikapo o tithes na itinatabi para sa gawain ng Diyos. Tuwing linggo, silang walang magkakapatid ay nakapila at binibigyan sila ng kanilang ina ng pera mula sa God's Cup para sa kanilang Sunday school o church offering. At kahit mahirap lang sila, hindi nila ginagalaw kahit minsan ang pera na kalaan para sa Diyos para mambili ng pagkain o damit. Pero mga bata, kahit minsan ay hindi sila pinagkulang ng Diyos at naniniwala ang kanilang ama na hindi talaga sila pagkukulangin, umuunahin lamang nila ang Diyos. Pinangahawakan niya ang pangako ng Diyos sa Mateo 6:33. Ang sabi doon, ngunit pag sumakita ninyo na higit sa lahat, ang paghalian kayo ng Diyos at ang buhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan nito. Noong 8 taong gulang na si Arthur, nagsimula na siyang kumita ng pera. At nung edad na rin iyon, inakilala niya si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang tagapagligtas. Dahil ang kanyang mga magulang ay nagbibigay ng ikapo para sa gawain ng Diyos, nagpa siya si Arthur na magbibigay din para sa Panginoon. Nabasa niya sa 2 Corinto 7:7 na kapag nagbibigay ay dapat merong kagalakan sa puso. Una, nagbibigay siya ng maliit na halaga lamang hanggang sa tumagal ay lumalaki na lumalaki ang kanyang binibigay. At dahil mahal niya ang Diyos, madalas ay nagbibigay pa siya ng sobra mula sa kanyang kita. Nalaman din niya sa kanyang mga magulang na hindi lang pera ang pwede natin ibigay sa Panginoon. Pwede rin natin ibigay ang ating mga buhay para magamit ang Diyos sa kanyang gawain. Minsan, narinig ni Arthur na nalangin ang kanyang magulang. At sabi nila, Panginoon, nawa isa sa aming mga anak ay maging isang misyonero. Ano ba ang ibig sabihin ng misyonero, mga bata? Ang misyonero ay isang espesyal na tao na ginagamit ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita sa iba't ibang mga lugar. At nais ng kanyang mga magulang na isa sa kanyang mga anak ay maging isang misyonero. At narinig ni Arthur yun. At sa isip ni Arthur, ay Panginoon, ayoko po maging isang misyonero. Natatakot po ako. At saka mga bata, ang nais ni Arthur paglaki ay kumita ng maraming pera at maging mayaman. Ikaw ba bata, gusto mo rin maging mayaman at kumita ng maraming paglaki mo? Pero mga bata, sasagutin kaya ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga magulang na isa sa kanyang mga anak ay maging misyonero? Si Arthur na kaya yun? Maging misyonero kaya si Arthur? Mga bata, huwag niyo kakalimutan, abangan bukas. Makinig ulit kayo sa ating kwento para malaman niyo kung talagang si Arthur ay magiging misyonero. Mga bata, naalala niyo ba kahapon ang tungkol kay Arthur? Magiging misyonero kaya siya? Nung si Arthur ay nasa high school, may isang pangyayari na nagbabago sa kanyang buhay. Sa isang pagtitipon, napakinggan niya ang isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos at nabanggit niya ang tungkol kay David Livingstone. Siya ay isang missionary na nagsimula ng gawain sa Africa. Naging excited si Arthur sa makikinig. Naging interesado siyang malaman kung bakit nagpunta sa ganung lugar si David Livingstone. Kaya nagsimula siyang magsaliksik. Nagbasa siya ng mga libro tungkol kay David Livingstone. Nang araw din yun, dumiretso siya sa isang library at nakahiram siya ng 3 aklat tungkol kay David Livingstone. Sa kanyang pagbabasa, nagkaroon siya sa puso ng pagnanasa o pagnanais na abutin ang mga tao hindi pa nakakilala sa Diyos. Alam niya na tanging si Jesus lamang ang makakatulong sa kanila para maligtas sa kanilang kasalanan. Marami sa kanila ang namamatay na hindi pa lang nakapakinig ng mensahe ng kaligtasan mula sa Panginoong Jesus. At yun ang laging sumasagi sa isip niya. Paano sila makakapakinig kung wala namang magsasabi sa kanila ng tungkol kay Jesus? Kung noon, ang pangarap lamang ni Arthur ay kung paano yumaman, pero ngayon, ang Diyos ay nangusap sa kanya para maging isang misyonero. Kayo ba mga bata, gusto niyo ba maging isang misyonero? Para mahirap maging misyonero, di ba? Una-una, natatakot si Arthur, pero unti-unti nawala yung kanyang takot dahil alam niya, ang Diyos ay lagi niyang kasama. At gagawin niya ito nang may kasiyahan sa kanyang puso. Biruin mo, ang isang taong patulad niya ay gagamitin ng Diyos para sabihin sa mga tao na sila ay mahal ng Diyos at may magandang plano siya sa kanilang buhay. Ngunit di basta-basta ang pagiging isang misyonero, kailangan niya ng pagsasanay. Makalipas ang ilang linggo,
siya ay nag-enroll sa isang Bible school. Nag-aral siya mabuti upang ihanda ang kanyang sarili sa gawaing misyonero. Pagkalipas ng ilang taong pag-aaral, siya ay handa nang umalis. Siya ay sumakay ng barkong papunta sa West Borneo o sa ngayon itinatawag na Indonesia. Kayo ba mga bata nakasakay na kayo ng barko? Siguro si Arthur excited din siya sumakay sa barko, no? Pero ano kaya mangyayari sa kanya sa pagpunta niya sa West Borneo? Magpapatuloy kaya ang kanyang pagiging misyonero? Kakayanin kaya niya yung mga bata? Abangan niyo bukas ha! Huwag kayong absent! Sila ay maliit pa at kung paano pinuno ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan.
sa Dayaks upang maranasan din nila ang pagkapalin ng Panginoon. Sinimula ni Arthur ang magpunta sa bawat bayan upang bisitahin ang pagtitipo ng mga Kristiyanong Dayaks. Sinabi niya sa kanila, "Ang lahat ng tinuturo ko sa inyo ay galing dito sa salita ng Diyos. Mula dito, nalaman ninyo kung paano nagsimula ang mundo at kung paano pumasok ang kasalanan sa tao. At higit sa lahat, nalaman ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para sa ating kasalanan." Totoo ba ang plan na ito? Bagamat hindi kayo makapagbasa o hindi niyo nababasa ang nakasulat dito, ito ba ay nagtuturo ng kasinungalingan? Napatigil mga bata ang mga Dayaks at sinabi nila, "Hindi, ito ay nagtuturo ng katotohanan." Ngayon, sabi ni Arthur, ay meron akong bagong ituturo sa inyo. Mahal mga bata ng mga Dayaks si Jesus na nagpatawad sa kanilang mga kasalanan. Handa silang matutunan pa ang nilalaman ng Biblia. Kaya nakinig silang maigi habang ibinabahagi ni Arthur ang kahalagahan ng pagbibigay sa Diyos. Sinabi niya, kailangan natin ibigay sa Diyos ang 10% bahagi ng kung anong meron tayo. Halimbawa, kung meron kang 10 manok, ang isa ay pag-aari ng Diyos. Kung meron kang 10 takal ng bigas, ang 1 takal doon ay para sa Diyos. Ang Diyos ay nangako na tutugunin niya ang lahat ng pangangailangan kung muunahin mo lang siya. Ang nangako ng Diyos na espesyal na pagpapala kung ikaw ay magbibigay ng 10% o 10% bahagi ng lahat mong tinatanggap. Sasaganahin ng Diyos ang iyong mga pananim. Tumingin si Arthur sa mga tao. Nakita niya rito ang kahirapan. At dahil sa kanilang kahirapan, naisip niya na siya ay bigong hikayatin silang magbigay sa Panginoon. Tahimik ang buong paligid at nalungkot si Arthur. Sa isip niya, siguradong hindi papayag ang mga Dayaks na magbigay. Mga bata, ano kayang desisyon ng mga Dayaks? Magdidesisyon kaya silang magbigay para sa Panginoon o hindi? Kasi di ba ang hirap-hirap lang nila? Ano bang ibibigay nila? Malalaman natin bukas mga bata. Huwag kayong absent! Pagkatapos sabihin ni Arthur sa mga Dayaks na kailangan nilang magbigay sa Panginoon, ang mga Dayaks ay nagsimula mag-usap-usap. Sa loob ng kalahating oras ay pinag-usapan nila ang sinabi ni Arthur. Ang lahat ay natahimik. Hinihintay nilang magsalita uli si Arthur. Nagsalita uli si Arthur sa mga tao. Sabi niya, "Ano sa tingin niyo ang mensaheng ito mula sa Diyos? Ano sa palagay niyo ang plano ng Diyos sa inyong pagbibigay?" At ito mga bata, ang sagot ng mga Dayaks. Napagdesisyonan na namin na tanggapin ang plano ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng maraming magandang bagay sa amin. At nais namin ipakita ang pasasalamat sa Diyos dahil binigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa aming kasalanan. Kami ay nagdesisyon na mamimili ng 3 mapagkakatiwala ang tao na tatanggap ng aming mga handog sa Diyos at dadalhin ito sa inyong tahanan. Mga bata, ang puso ni Arthur ay punong-puno ng kasiyahan at pagpupuri sa Diyos. Biruin mo, wala na mga pera at mga Dayaks, di ba? Mahihirap lang sila. Pero magaan sa kalooban nila na magbigay para sa Panginoon. Lumipat naman si Arthur sa kabilang bayan upang hikayatin din silang magbigay. At magandang balita mga bata, ang lahat ng nakakausap ng mga bawat bayan o atribo sa mga lugar na yon, ang lahat ay handang magbigay ng 10% para sa Panginoon. Hindi ba magandang balita yon? Sa wakas ay dumating ang 3 oras ng pagbibigay. O tingnan niyo mga bata, may nagbigay ng manok, ng basket ng itlog. Ano ba yung nakita niyo dito? May nagbigay ng gulay, tsaka ng bigas. Yan ang binigay nilang handog sa Panginoon. Naiyak mga bata si Arthur. Biro mo mga bata, ang mga Dayaks, inaakala niya na mahirap, pero sa kabila ng kanilang kahirapan ay nabigay pa rin sila sa Panginoon. At hindi lang yan, bawat buwan, ang mga Dayaks ay nagbibigay ng 10% bahagi ng kanilang kinikita. So ano ginagawa ni Arthur sa mga na to, sa mga itlog? Ang ginawa ni Arthur dito ay binenta niya ito sa palengke. At lahat ng napagbinhan ay binili naman niya ng pako at kahoy. Ano yung kaya niya mga bata yung pako at kahoy? Kasi ang mga Dayaks ay nagsimulang magtayo ng kanilang sariling simbahan. Meron na sila ngayong lugar ng sambahan. Kung dati, saan sila natitipon? Diba, sa ilalim lamang ng puno, na mainit, at saka natatakpan ng mga maraming mga damo-damo. Pero ngayon mga bata, ay meron na silang lugar ng sambahan. At alam niyo ba ang nangyari nung panahon ng tag-ani? Nagkulang ba yung kanilang inaan?
higit na dumami o pinarami ng Diyos ang kanilang ani kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi na sila dinadaanan ng mga insekto at peste, hindi kagaya ng dati. Pero hindi nagulat ang mga Dayaks dahil naniniwala sila na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At dahil dyan, sila ay patuloy sa kanilang pagbibigay. Isang araw, si Arthur ay nasurpresa sa kanyang nakita. Ang mga Dayaks na dati nakasuot lamang ng damit mula sa balat ng kahoy, pero ngayon, sila ay nakasuot na ng maayos na kasuotan. Paano nangyari ito mga bata? Kasi minsan, habang sila ay nagtitinda sa palengke, sinabi ng isang tindero sa kanila, hindi maganda ang pumunta sa simbahan na ganyan ang inyong kasuotan. Bakit kayo hindi bumili ng maayos na kasuotan? Yung damit na komportable sa inyo. Siyempre mga bata, gusto naman talaga ng mga Dayaks na magsuot ng maayos na damit. Pero dahil mawala silang pambili, wala silang pera, kaya pinagtsatsagaan na lang nila yung mga damit mula sa balat ng kahoy. Ngayon ay talagang masira sila. Tinugon ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Ayan mga bata, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayo bukas. Abangan ninyo ang mga susunod pang pwede magawa ng Dayaks sa kanilang pagbibigay sa Panginoon. Mga bata, mula sa kasuotan na gawa sa balat ng kahoy ay meron ng maayos na kasuotan ang mga Dayaks. At ano pang nangyari sa kanilang pupunta dito? Natapos na rin ang pagpapatayo ng kanilang simbahan. At sa labas ng simbahan ay may malaking kahon doon. At doon nilalagay ang kanilang mga handog sa Panginoon. Ano yung mga handog nila? Siyempre may manok, ano pa? May bigas, may itlog, may pera. Nagpipilitin sila ng pera. Maski ang mga bata ay nagdadala din sila ng handog para sa Panginoon. Medyo makaiba ang uri ng kanilang pagbibigay, di ba? Pero siguradong natutuwa ang Diyos sa kanilang mga handog. Sa kanilang patuloy na pagbibigay ng kanilang mga ikasampung bahagi o ikapo sa gawain ng Diyos, nagkaroon sila ng pag-analis na abutin din ang mga katribo nila na hindi pa nakakarinig ng tungkol kay Jesus. Nagpadala din sila ng mga misyonero sa kalapit ng mga tribo. At mula sa mga naipong ikapo o ikasampung bahagi, nagbibigay na sila ng pera sa mga misyonero upang may magamit ito sa kanilang mga paghayo. Ang mga Dayaks ay nakadama ng sobrang kasiyahan sa kanilang pagbibigay ng kanilang ikapo sa Diyos, lalo na kapag nakikita nila na ang kanilang mga handog ay nagagamit sa gawain ng Diyos upang ang ibang mga Dayaks din ay makakilala sa Panginoon. At dahil inuna nila ang Panginoon, binigyan sila ng Diyos ng masaganang ani. Hindi na sila may ituturing na mahirap. Ang Diyos ang tumugon sa kanilang pangangailangan. Pero mga bata, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi sila nagbigay, hindi na sila pagpapalain ng Panginoon. Kasi ang pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay. Maraming paraan kung paano tayo pwedeng pagpalain ng Panginoon. At mga bata, nais ng Diyos na ikaw rin ay magbigay sa Kanya, pero hindi lang ng pera o anumang handog. Nais ng Diyos na ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya. Paano mo pwedeng gawin yon? Una ay paniwalaan mo si Jesus na siya lamang ang paraan para ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. Na siya ay pinako sa krus na matay at muling na buhay para sa iyo. Ibinigay niya ang buhay niya para ikaw ay maligtas sa iyong kasalanan. At paggagawin mo yon, pag ikaw ay maniniwala ng buong puso at isip, ang kanyang pangako ay iligtas ka niya sa iyong kasalanan. At para sa mga bata naman na meron ng Jesus sa kanilang mga buhay, anong pwede mong maibigay sa kanya? Una, siyempre, nais ng Diyos na ibigay mo yung buhay sa Panginoon. At maaari ka niyang gamitin para ibahagi mo rin sa iba ang tungkol sa pagmamahal ni Jesus. Pwede ka rin magsimulang magbigay, kagaya ni Arthur, di ba? So sa tuwing binibigyan ka ng baon, pwede mong itabi ang ikasampung bahagi nun. Halimbawa, ang baon mo sa isang araw ay 20 pesos. So ilan ang o magkano ang ikasampung bahagi ng 20 pesos? Diba? 2 piso, no? So magkano patitira sa'yo? So meron ka pang 18 piso, 18 pesos. So mga bata, sino mas maraming pera ngayon? Ikaw o ang Diyos? Siyempre, mas marami ka pa rin pera. Kasi 18 pesos pa matitira sa'yo, di ba? 2 piso lang ibibigay mo para sa Panginoon. At sa pagbibigay mo yon ay siguradong matutuwa ang Diyos para sa'yo. So saan mo dadalhin yung mga naipon ng muna yun? So kapag a-attend ka ng Good News Club or Sunday School, pwede mong ibigay yon sa offering bilang handog mo sa Panginoon. Kaya mo bang gawin yun, mga bata? Alalahanin mo na ang lahat ng meron tayo ay galing lahat sa Diyos yan.
ibabalik lang natin ang bahagi na para sa kanya. At sa ating pagbibigay, dapat masaya tayo mga bata, hindi na pipilitan lamang. At makikita mo na kung uunahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay, hindi kanya pag-uunahin.